sa mapagpalang araw po mga kaibigan at time check tayo. Alas 8:20 ng gabi. Magandang umaga po. Ano? Tulad ng dati, magandang umaga ang ating bati para magandang pagsisimula. Ano po? Ang umaga siyempre ay pagsisimula. Ano po? Kaya magandang pagsisimula bawat karanasan natin na nahihirapan tayo ay muli tayo magsisimula para sa panibagong buhay. Yan. Tulad po ng mga video na ginagawa ko, patuloy ko pa rin po itong adhikain. Magbahagi, mag-share sa inyo ng mga karanasan na natutuklasan ko at nakakabuti sa aking karamdaman sa GERD at acid reflux, ganun na rin sa iba pang mga kondisyon at iba pang mga komplikasyon na nararanasan ko dala ng sakit kong ito. Mga idol, samahan niyo ako at magkwentuhan muli tayo dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito po sa Art Story TV. Welcome po para sa mga bagong nakapasok o nakakita na itong aking YouTube channel. Mga idol, magandang umaga. Ano po? Para sa ating lahat at panibagong bukas, panibagong biyaya ang ating pagsaluhan. Ano po? Pagkwentuhan natin ng tungkol sa ating karamdaman. Ano ba yung mga nararanasan natin at ano rin ba yung mga natutuklasan natin na makakatulong sa mga kapwa natin, sa mga kaparehas natin na may pare-parehas tayong kondisyon, ang GERD, ang acid reflux, ang anxiety, depression at iba pang mga kondisyon na nagpapahirap sa atin dala ng mga nagiging komplikasyon natin dahil dito sa mga karamdaman natin ito. Yan mga idol. Yun nga ang sa ngayon talaga na pinagdidiinan ko. Ano po? Kasi maganda po talaga yung improvement na nararanasan at nararamdaman ko sa pamula noong magtuloy-tuloy ako sa nutrition na alam ko. Ano po? Ngayon mga idol, pasensya na po, hindi ko po nagawa o hindi ako nakapaggawa ng video tungkol doon sa pagkain na panghapunan. Ano kasi, yung anak ko po, nag-shake siya noong prutas dahil may mga prutas po na medyo na susobrahan sa hinog. Ano po? At kailangan ng i-shake. Kaya yun po, nung sinabi niya na gagawin niya, yun na lang po muna ulit yung kinain namin. Ano? Although sa totoo lang, yung mga prutas pong yon ay pang merienda. Ano po? Iba po yung panghapunan. Ano? Ang panghapunan po, sineshake ko din sa blender dahil po mas madali po siyang kainin. Ano? Doon po sa mga magtatanong bakit kailangan i-blender pa. Kasi po sa katotohanan po, ano po, yung pagkain pong yon, kung kakainin na isa-isa o gagawin parang kanin, yung pagsakol o pagkukutsara, medyo mahirap pong kainin. Kasi po, hindi po siya talaga totally masarap. Hindi po siya masarap. Kasi pagsarap po ng pagkain, pagdami po ng chemical na inihahalo natin. Pagdami po ng mga artificial na mga flavoring na sa panahon po ngayon, hinahanap-hanap ng ating adila. Kasi yun po yung kinasanayan natin mga idol. Kaya po kailangan nating i-shake. Ngayon po, bakit po ganun yung lasa? Kasi nga po, inalis natin yung mga pampalasa. Ano po? Yung mga pampalasa. Kaya nga po, masarap ang lasa dahil nga po doon sa mga pampalasa. Sa salita na lang pampalasa, di po ba? Pampasarap. Ano? Ngayon, tinanggal po natin yung pampasarap. Siyempre, walang sarap. Ang gulo. Hindi, totoo po mga idol, ano, totoo, inaano ko lang, kinaklaro ko lang, mahirap siyang
kainin. Dahil nga po, natural na tinanggalan ko ng mga artificial na chemical. Yan. At dahil nga gusto ko, sa totoo lang, gusto ko talagang i-vlog na. Kaso nga lang, may mga pagkakataon na antabay. Ano po, katulad niyan, sana bukas magawa ko na, sana bukas maipakita ko na. Ano po? Kasi po, kailangan natin na maraming sangkap. Kasi ang mga pagkain po, iba-iba yung nutrient. Kailangan halos full nutrient siya. Ano, yung nutrition po ay para ay puno para sa pangangailangan ng katawan natin. Ngayon po, pag pinagsama-sama natin 'yon ng puro walang lasa, may kanya-kanyang iba't ibang mga aftertaste. Yun po yung dahilan kung bakit parang nahihirapan tayo tulad po nung kaunting piraso ng linagas asin lang na manok. Ano po? Na manok. Ano po? Tatanggalin natin dun yung kaunting laman. Isasama natin dun sa ibe-blender. Tapos yung kaunting sabaw ng linaga dahil buto-buto siya. Kailangan ng natin yun dahil nga puno yun ng protina na kailangan ng katawan, ihahalo din natin doon. Ano po? Asin lang na konti po yun. Ano po? Asin na konti lang yun at kaunting luya. Asin, kaunting luya, pamintang kaunti, may sibuyas, may bawang. Doon natin lalaga kahit papaano magkaroon ng konting lasa. Ngayon, kung meron kang dikulay na kanin, ano po, nabigas, mas maganda po siyang ihalo. Ano po? Kaunting porsyento lang po. Ano po? Tapos, saging. Ano? Yung saging. Kung gusto nyo, doon sa ilinaga nyo, ang gusto nyo ilagay na saging ay saba, pwede. Pwede din namang hilaw yung saging. O kaya kung wala kayong saba, yung mga latundan, lakatan, kung ano man tawag sa inyo na iba pang uri na saging, lahat ng saging pwede. Ano? Isasama po natin yun. Lalagyan din po natin siya ng fish oil. Ito pong pagkain ito ay tinuro po sa akin isang nutritionist. Siyang pong ginamit ko nung panahon ang anak ko ay kailangang palakasin. Ano po? Dahil doon sa sakit. Diba? Kinuwento ko naman sa inyo yan. Meron din po siyang siyempre kaunting asin na pampalasa dahil lalagyan din natin siya ng itlog po, pero tatanggalin po natin yung may kulay, yung bilog na may kulay, yung nasa gitna. Ano po? Puti lang po na itlog. Yung white lang po nung egg ang ilalagay natin, mga idol. Lagyan din po natin siya ng gulay. Ano po? Kung maari po, ay yung na-blush lang siya. Kailangan yung sariwa pa rin yung gulay na para hindi masyadong makarhat. Ano po, kailangan natin isama doon sa pagpapakulo. Pag malapit ng hanguin yung pinakuloan natin buto-buto, ilagay natin doon yung gulay. Ano po, yung gulay po, sayote o kaya ay tawag ito, papaya. Ano po, yan. Although mas masarap po ang papaya. At lagyan din po natin ng malunggay kung may malunggay. Kasi yung malunggay po ay lakas ng nutrient. Ano po? Tapos nga po, lagyan po natin ng konting gatas. Ngayon po, yung gagawin ko po, kasi ito pong pagkain ito, ito po ilinalagay sa NGT nung anak ko dati. Ngayon, tinikman ko po kung anong lasa. Talaga mahirap. Ngayon po, mas mahirap po siya kung yung gatas isasama. Ngayon, yung gatas po, anong klaseng gatas? Kasi nakaka-trigger talaga yung yung animal milk. Ano po? Soya milk po, kaya ay yung almond milk po. Ano po? Ano? Mamaya ko pa sasabihin sa inyo kung paano natin inumin yung gatas. Ano po? Basta yung muna pagkain. Ano po? Yun. Carrot po. Kung maaari, huwag nyo nang yung carrot. Hindi naman masyadong makarahat ang carrot. I-ano nyo na ng hilaw. Ano? Lagyan mo na rin ng pipino. Lagyan mo na rin ng pipino. No, yun yung mga, yun po yung paghahalu-haluin natin ngayon. Imagine ninyo, ano yung lasa? Ano yung magiging lasa? Ano, imagine ninyo. Kaya po, kapag po durog,
Ang good, ang magandang benepisyo po nito, madali po siyang kainin kasi hihigupin na lang. Takpan mo yung ilog mo kung talaga nahihirapan ka uminom sa umpisa, hanggang sa malunok mo. Pagdating po ng mga ilang araw yan, sanay ka na. Ano? Tapos, yung pong digestive system natin sa gabi, maganda po ang mangyayari kasi relax. Kasi wala na siyang gaanong tutunawin. Kasi nga po, basag na yung pagkain, durog na yung pagkain, lulunokin na lang, i-divide na lang katawan natin, i-distribute na lang ng katawan natin yung mga full nutrient na naandun sa pagkain. Ano po? Kapag nangyari po yon, hindi na po kayo magbibilang ng 3 oras. Ano? Kasi mas mabilis po siyang i-digest. Relax po, hindi na po siya maglalabas ng maraming acid na siyang dahilan kung bakit tayo makakaranas ng pag-hotburn sa gabi. Mababawasan na po. Ano po? Pangatlo po, dahil nga po, yung nutrient po, hindi nahaluan ng maraming asido, halos karamihan po ng nutrient papasok po sa mga cells natin, mga cells na nangangailangan. Ano po? At magagamit po ito sa paglakas ng immune system para sa pagre-repair ng ating mga cells na nagkaroon ng problema. At ang isa pa po dito, yung pagdumi. Nagawa ko na po ng video yon. Yung pagdumi po natin, magiging regular at napakadaling idumi. At ramdam na ramdam natin na nalilinis yung ano, yung tiyan natin. Parang sa totoo lang, kung magdi-detox ka, yun gawin mo bago ka mag-detox. Para mas madaling linisin nung detox yung ating katawan. Ngayon po mga idol ha, yung detox po na pinangako ko sa inyo na baka magawa ko ng Sabado at Linggo, parang baka po hindi ko pa siya magawa. Ano po? Kasi po, hindi sinasadya, hindi ko din alam na pangako ko sa inyo yun. Hindi ko nalaman yung aking schedule. Meron akong aatinan na ano po, na anniversary ng fraternity po. Ano po? Since bata pa po ako, kasi sabi ko nga sa inyo, ang dami kong ano, dami kong pagsubok na dinaan sa buhay at yun, kasama sa mga dahilan kung bakit dahil nung kabataan ko ay mahilig ako sa inom dahil nga may mga barkada ako. Yan isa yan sa mga nakapagbigay sa akin ng ano, ng problema. Ano? Isipin nyo, may sakit na ako ng GERD noong panahon yung 1990. Ano? 1992, naging member ako ng fraternity. Ayan. Yun po, hindi po ako masyadong active pero siyempre, dahil may edad na rin tayo, pero sa pakikisama sa mga kaibigan, yan na may talagang naging parte ng buhay natin, kahit minsan lang sa isang taon, maka-attend ako. At hindi naman po inom yung habol ko dahil totally na masabi ko sa inyo, yung mga vlog na pinakita ko sa inyo dati, vlog lang yon para lang mapakita ko sa inyo na kaya kong gawin yon at hindi ako magkakasakit, para ginamit kong content ano po, na uminom ako para pakita ko sa inyo na hindi hadlang yung mga bawal na pagkain, dahil para tayo magkasakit muli, pinakita ko sa inyo, sinampol ko sa inyo na hindi ako aatakihin ng sakit natin. Bakit? Dahil full nutrient yung kinakain natin. Ayan, ano mga idol, i-adjust po yung pagpapakita ko, pagbablog ko sa inyo nung paggagawa ng detox, ano, na makakatulong sa atin, kasi kailangan natin na maglinis, ano, ilang araw naman umiinom ako ng ano, yung binag ko sa inyo na tsa, na detox din. Ano po? Pero hindi talaga yun yung pinaka ano, kasi sabihin natin, hindi ko alam kung anong sangkap na linagay doon, pero kung okay yun, kagustuhan ko pa rin na mag-detox ako ng sarili kong gawa. Ano? Kasi alam ko na talagang ano, mas maganda. Yan. Yun lang mga idol, sorry lang po talaga. Ano, sorry po at hindi ko pa mapakita sa inyo. Pero kanina po, ang kinain ko ay ganun pa rin. Shake pa rin siya para mas madali mag-digest. Kahit antungin ka na mga isang oras mahigit na nakakain ka. Kasi halos natunaw na yung pagkain mo. No? Kasi na-digest na.
na i-distribute na yung mga nutrient nun sa ating katawan. At malaking-malaki po ang improvement talaga sa akin. Kaya inihikayat ko po kayo na kung maaari po, ganun yung gawin yung strategy. Ganun din naman, yun din naman mga pagkain na meron kayo. Ngayon po, yung pagkain po na pang karaniwan natin, hindi ko po tinitigil yun mga idol. Tuloy pa rin po yun. Umaga, tanghali, ganun po yung kinakain ko. At sa hapon po, mabawasan man lang ng mga pagkain na kulang sa protina. Dahil nga po, na mga synthetic na ihalo dito. Isang beses man lang makakain tayo ng madaming protein ng pagkain. Ano po? At stomach friendly. Kasi nga, hindi stress yung stomach natin, relax yung stomach natin sa gabi. Yun po, magandang siguro kung masusubukan nyo yan, kayo na rin po yung magsasabi na effective ba o hindi effective yung sinir ko sa inyo mga idol. Yun po, sana naibigan nyo muli ang aking vlog na ginawa at kung nagustuhan nyo, baka makakalambing sa inyo, napakishare po para at least may mga kaibigan kayo na makapanood na baka kailanganin din nila ito. Ito po hindi lang para sa sakit natin na lahat po ng sakit ay kailangan ay pataas ang nutrient ng kinakain kasi para malakas yung immune system. Ano po? Lahat po ng sakit po, ang dahilan po ay mababa ang ating immune system. Kung bakit mahirap pagalingin. Para po doon sa iba, naniniwala rin po ako sa gamot. Ano po? May mga vlog ako sinasabi ko, hindi lang po puro natural. Ano po? Naniniwala din po ako sa mga gamot. Kasi po, ang gamot po, mas mabilis po siya na magpigil ng sakit para habang nagre-repair yung ating immune system ng ating karamdaman, mga problema natin sa iba't ibang uri ng cells sa ating katawan. Yan lang mga idol ha. Nakailang babay na ako sa inyo eh. Kaya tuloy na to. Babay po at kita-kita tayo sa susunod na mga video. Paki-like, paki-share, pindot lang po ang notification bell. Paki-subscribe po ang ating YouTube channel, ang Arb Story TV. Bye-bye! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.